Lara, kamusta ka na? Tanong ni Jamie sa kanyang kaibigan. Okay lang ako, Jamie. Salamat sa pagtatanong, sabi ni Lara bago siya umupo sa tabi ng kaibigan. Nagugutom ka na ba? Nag-order ako ng 2 cheesecake para sa atin. Sagot ni Jamie habang nakangiti si Lara sa kanya. Oo, salamat. Naghintay ang dalawa hanggang sa maihatid ang kanilang pagkain at nagsimula na naman silang mag-usap. So tell me, kamusta ang trabaho? Hindi na kita nakita simula nang makuha mo yung bago mong trabaho bilang cashier sa ASM Department Store. Tanong ni Jamie sa kaibigan habang kinakagat ang cheesecake niya at napabuntong hininga si Lara. Mabuti naman, I think. Pero pinapahirapan ng supervisor ko yung trabaho ko. Sabi ni Lara habang tinutusok ng tinidor niya ang kanyang cheesecake. Oh, tell me more. Bakit? Inaabuso ka ba niya or something? Tanong ni Jamie at itinaas niya ang kanyang kilay. Huminahon ka, Jamie. Hindi naman sa inaabuso ako ni Supervisor Mariel. Pero masyado siyang masungit sa akin. Pero okay naman siya sa iba. Parang hindi niya sinasadyang iba yung pakikitungo niya sa akin kaysa sa iba. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yun. Dahil wala naman akong natatandang ginawang masama sa kanya. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman niya ako sinasaktan. Sabi ni Lara habang inaalo ang kaibigan na mukhang galit. If you say so. Pero kung susubukan ka nitong saktan ng supervisor mo, huwag kang mag-atubiling isumpong siya ha, o sabihin mo sa akin. Napangiti si Lara sa sinabi ng kaibigan at saka nangako siya nagagawin ng sinabi sa kanya ni Jamie. Pagkatapos ng munting hapunan ng magkaibigan, pagkatapos ng trabaho, sa wakas ay umuwi na ang dalawa sa kanilang sariling mga bahay at nagpapahinga na para sila ay maging handa para sa susunod na araw. Kinabukasan, dumating si Lara sa kanyang pinagtatrabahuhan 6:00 pa lang ng umaga. Kahit ang shift niya ay magsisimula ng 7:00 pa. Dahil wala pang customer, pumunta si Lara sa bags section para ayusin ang mga bag para maging presentable sa mga customer. Habang inaayos niya ang mga bag, ay may nabangga siya. Oh, dahil sa ingay ng reklamo, ay agad na nilingon ni Lara kung sino ang hindi niya sinasadyang mabangga. At nagulat siya nang makita ang kanyang supervisor. Supervisor Mariel, sorry po at nabangga ko po kayo. Napaaga po kayo ah. Bulala si Lara at tinignan naman siya ng matalim ni Mariel. Wala ka bang mata? Tingnan mo kung saan ka pupunta sa susunod at kailan kong ayusin ang mga ilang bagay dito sa store kaya nga maaga ako. Pero hindi yan ang problema mo kaya huwag kang makialam sa mga ginagawa ko. Masungit na sabi ni Mariel bago siya lumayo at tinitigan siya ni Lara na may halong galit. Huh? Tanong ni Lara sa sarili, ngunit sa huli ay ipinagkibit-balikat na lamang niya ito habang patuloy na ginagawa ang kanyang trabaho. Maya-maya, nagsimulang dumating ang ibang staff hanggang sa tuluyang magbukas ang store at pumasok na ang mga customer. Pumunta si Lara sa kanyang pwesto bilang cashier at sinimulan niya ng mag-scan ang mga pinamili ng mga customers. Nagsimula ng maayos ang araw ni Lara at kalmado naman at mapayapa ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan ang mga pangyayaring magaganap sa hapon. Habang nanananghalian si Lara at ang kanyang mga katrabaho, ay bigla silang tinawag dahil kulang ang mga cashier at nagre-reklamo ang mga customer sa mahabang pila. Huminto agad sa pagkain si Lara at bumaba para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. At totoo nga, lahat ng lane ay napuno ng mga customer na mukhang galit at may mga mukhang inis. Agad na nakarating si Lara sa kanyang pwesto at iniskan ang mga items sa isang mabilis na estado upang mabawasan ang masyadong mahabang pila ng mga customers. At nakita niya kung paano nahihirapan ng mga katrabaho, kaya't nagpa siya siyang tumulong. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pagsisikap niyang pagtulong ay mauuwi sa hindi magandang bagay. Matapos ang lahat ng mga customer, ay matagumpay na nakaalis na sa gusali. Sa wakas,
ay oras na ng pagsasara at payapang umalis si Lara upang pumunta sa cafe kung saan ang kanyang kaibigan at siya ay nagpa siyang kumain pagkatapos ng mga trabaho. Nakakabaliw ngayon. Napakaraming customer sa loob ng store. Halos mabaliw na ako. Buti na lang, tapos na ang lahat at makakapagpahinga na rin ako. Napabuntong hininga si Lara at tumawa si Jamie bago tinapik sa likod ang kaibigan. Ayos lang yan, Lara. Sigurado akong hindi na mauulit yan bukas. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magaling manghula. Pero may tiwala ako sa sinabi ko. At sana, hindi ka na ma-pressure ng trabaho mo. Nagtawanan ng dalawa habang sabay silang kumakain ng kanilang mga pagkain. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na araw. Ang susunod na araw ay dumating muli at si Lara ay naghanda para sa trabaho. Pagdating niya sa tindahan ay sinalubong siya ng iba pang empleyado at agad na pumunta si Lara sa kanyang pwesto para maghintay ng mga customer. Mapayapa ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan ang mga pangyayaring magaganap sa hapon. Matapos ang lunch break, ay nagpunta na agad si Lara sa kanyang istasyon para maghintay ng mga customer. Mapayapa ang lahat at walang gulo na nangyari. Ngunit pagpatak ng alas dos ng hapon, nagulat si Lara nang bigla siyang tinawag. Lara, pinapatawag ka ng supervisor sa kanyang office. Sabi ng isa sa mga katrabaho ni Lara. Tumango naman si Lara bago siya naglakad palayo habang pinalitan muna siya ng katrabaho niya. Pumunta si Lara sa opisina ng supervisor at kumatok bago pumasok. Matapos matanggap ang approval para sa kanyang pagpasok, nagulat siya nang may makita siyang dalawang tao na nakatayo sa harap ng desk ng supervisor. Maling oras pa akong pumasok? Maghihintay ako sa labas. Hindi, Miss Lara. Dito ka na. Tinawag kita. Tumango si Lara. Supervisor, bakit niyo po ako pinatawag? Tanong ni Lara at nagulat siya nang biglang ibinagsak ni Supervisor Mariel ang kanyang folder sa lamesa. Miss Lara, I am horribly disappointed of you. Hindi ka pa man lang nakakatapos ng isang buwan sa pagtatrabaho, ay nagkakamali ka na. Nataranta si Lara. Po? Tinuro naman ni Supervisor Mariel ang dalawang customer na nakatayo sa harap ng desk niya. Nakatanggap kami ng reklamo mula sa dalawang customer na ito. Nanatanggap nila ang mga maling item at lumabas na ang kanilang mga item ay na-switch sa isa't isa. Sinuri namin ang mga CCTV camera at yun, nakita namin. Ikaw ang cashier nila kahapon at binigyan mo sila ng maling naka-impaking mga items. Dismayadong sabi ni Supervisor Mariel. Ha? Ganun po ba? Ikinalulungkot ko. Napakaraming mga customer kahapon at nagpanik ako kaya sinimulan kong iskan ang mga item ng mabilis. At baka hindi ko po napansin. Humingi ng paumanhin si Lara at pinatawad naman siya ng dalawang customer. At mabuti na lang ay hindi sila nagreklamo pa ng magpalit ng mga gamit ang dalawa sa isa't isa bago umalis. Pagkaalis ng dalawang customer ay naiwan si Lara kasama ang kanyang supervisor sa loob ng opisina. Masensya na panimula ni Lara, ngunit napatigil siya. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng supervisor niya. You're fired. Oh, I said, you're fired. Sigaw ni Supervisor Mariel habang pinaghahahampas ang kanyang mga kamay sa lamesa at napaatras si Lara. Hindi natatawaran ang ginawa mo. Halatang hindi ka pa rin sanay sa trabaho mo. Sabi ni Supervisor Mariel. Pero hindi naman po malaking pagkakamali na gawa ko, Supervisor, di ba? At yung mga customer po, nagpalit na sila ng kanilang mga gamit. Hindi po ba nalutas na natin yung problema? Sabi ni Lara habang nagsusumamo para sa kanyang trabaho. Ngunit ang kanyang supervisor Mariel
ay hindi interesadong makinig sa kanya. No, 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 no. I said, you're fired. And you are fired. Now, pack your things and leave my office. Sabi ni Supervisor Mariel, sabay upo sa upuan at tinalikuran si Lara. Supervisor, hindi ko po maintindihan. Wala naman po akong ginawang masama sa iyo. Pinaalis mo po ba ako talaga dahil sa maliit kong pagkakamali? Tanong ni Lara at walang ibang sinabi si Supervisor Mariel kundi, leave! Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Lara bago siya lumabas ng opisina at kinuha lahat ng gamit niya at tuluyang umalis sa building. Sa loob ng opisina ng supervisor, sumilip si Mariel sa bintana at pinanood si Lara na sumakay ng taxi at umalis. Pagkaalis ng dalaga, ay may namuong masamang ngiti sa mukha ni Mariel. Bakit mo ginawa yun? Wala namang ginawang masama sa iyo yung babae, di ba? Tanong ng kaibigan ni Mariel habang nakaupo sa upuan sa tapat ni Mariel. Hindi, wala naman siyang ginawa. Pero nakakainis siya at hindi ko siya gusto. Kaya ito ang tamang oras para tanggalin siya sa trabaho. Sabi ni Mariel, sabay ngiti ng tagumpay. Care to join me to have a glass of wine so we can celebrate the occasion and victory? Sure, why not? Mayag naman ang kaibigan ni Mariel at saka may ibinulong sa sarili na hindi narinig ni Mariel. Pero sigurado akong matatanggap mong karma mo dahil dito. Mahigit isang buwan pagkatapos nito, nagkatotoo ang sinabi ng kaibigan ni Mariel. Supervisor Mariel, you are fired. Sabi ng may-ari ng store at napatayo si Mariel sa gulat. Mrs. Ferdinand, pwede mo bang pag-isipang muli? Definitely not, ex-supervisor Mariel. Ang pagiging masungit sa mga customer ay hindi tama. Walang ganap na dahilan para sigawan mo ang customer na nagtatanong lang ng impormasyon tungkol sa isang produkto. So please, before I say something bad, umalis ka na dahil tanggal ka na. Dahil sa pagkabigo at galit, nakapagsabi si Mariel ng masamang salita sa may-ari ng store bago siya lumabas. Ang mga araw pagkatapos ng pangyayaring iyon, ginugol ni Mariel ang kanyang oras sa paghahanap ng trabaho at inabot siya ng halos 2 linggo para makahanap ng building na bukas at tumatanggap ng mga empleyado. Isang araw, may nakitang website si Mariel sa kanyang telepono na nagsasabing naghahanap daw ng cashier ang store. Walang kamalay-malay na naisip ni Mariel si Lara na tinanggihan niya ang trabaho ilang linggo nang nakaraan. Ngunit nakalimutan niya agad ito habang inihahanda ang mga kinakailangan dokumento para makapasok sa posisyon bilang cashier. Pagdating ng araw, dumating si Mariel sa building para sa kanyang interview. Ikaw si Miss Mariel, tama? Tanong ng isang binata sa kanya at tumangon naman si Mariel. Okay po, sundan mo ako. Handa na ang manager para sa interview. Muling tumungo si Mariel habang sinusundan ng binata hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang pinto. Pumasok ka na. Hinihintay ka na ng manager. Good luck! Sabi ng binata at inikot ni Mariel ang mga mata niya bago siya pumasok sa office ng manager. Pumasok si Mariel sa loob ng opisina at tinapos ang interview niya. At buti na lang ay natanggap siya agad. Okay, Miss Mariel, pwede ka na magsimula bukas. Congratulations! By the way, bukas pala, bibisita yung supervisor para sa weekly check-up kung kumusta na yung branch natin. Be on your best behavior, ha? Pero don't worry, mabait naman talaga yung supervisor natin. Sabi ng manager habang nakangiti. At si Mariel ay teking umiti pabalik bago siya nagpasalamat sa manager at agad na lumabas ng opisina. Kinabukasan, umanta si Mariel sa kanyang istasyon. Sinuri niya ang kanyang istasyon at sa kabutihang palad ay may experience na siya noon bilang cashier kaya wala siyang problema sa kanyang trabaho. Hindi man gusto ni Mariel ang kanyang posisyon, naisip niya na titiisin niya ito
hanggang sa mapalitan niya ang posisyon ng supervisor. Plano niyang ibagsak ang kasalukuyang supervisor at bawiin ang kanyang dating kalwalhatian. "Guys, andito na yung supervisor." Bulong sigaw ng mga empleyado at nagpanik ang mga ito at pumunta sa kani-kanilang mga stasyon, habang si Mariel naman ay pinaikot lang ang kanyang mga mata. Naririnig ni Mariel ang usapan ng mga tao, ngunit hindi niya ito pinansin habang kinakalikot niya ang kanyang bracelet. Hanggang sa dumating na ang oras para lapitan siya ng supervisor. "Nabalitaan ko na may bagong recruit. Natutuwa akong makilala ka." Nataranta si Mariel kung bakit biglang natigil sa pagsasalita ang supervisor at inangat niya ang ulo para tingnan ito. Pero nanlaki ang kanyang mga mata. "Lara?" Ulalas ni Mariel at agad namang kinalma ni Lara ang sarili. "Mariel, may nangyari yata sa trabaho mo. I wonder kung anong nangyari." Sabi ni Lara, saka siya mapaglarong umiti habang sinamaan siya ng tingin ni Mariel. "Tingnan mo kung paano lumiko ang mga talahan na yan. Noon, ako ang cashier at ikaw ang supervisor. Pero ngayon, kabaligtaran na." Sabi ni Lara at sinundan siya ni Mariel ng galit na tingin. Nagsisisi ngayon si Mariel sa pagkuha ng trabaho dahil kasalukuyan siyang naghihingalo na sa loob. Dahil sa kasaysayan nila ni Lara, nahihiya siya at wala na siyang ibang gusto kundi ang umalis, ngunit kailangan niya ng trabaho. Kaya wala siyang nagawa kundi magtiis at mahiya para sa kanyang sarili. "I am so going to enjoy being your supervisor," sabi ni Lara, sabay ngumiti na parang nanunukso.